Isang mapagpalang araw po ng Linggo. Today is the first Sunday of February, February 6, 2022. At dadako po tayo, lilipat tayo sa bagong series, Relationship Status. At ang specific po natin na relationship status is about spouse or husband and wife. In the book of Colossians chapter 3, verses 18 to 19, the Apostle Paul said, "Wives, submit yourselves to your husband as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them." The Word of God, relationship status. Mga kapatid, kumusta po ang status ng inyong relasyon sa inyong mister o sa inyong misis? Matatamis ba? Mapakla? Magaspang? Malambot? Or mapait? Shoutout po muna sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube video or COVID video ministry. Christ offers victory in difficulty. Shoutout sa lahat po ng mga kapatiran sa City Church of Christ Talisay, Arciaga Family, Sevilla Family, lahat po ng mga kapatiran, Gumakal Family, at sa lahat po ng mga kapatiran sa pananampalataya at dyan po sa Bacolod East Side Church of Christ na kapatiran sa Duckless Family, Paredes, Bacnutan, Develos, Ramos, well, Discutido, Robles, Sadia, Lizaris Family. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon. At saka po dyan sa mga kapatiran namin sa Western Samar, sa Paranas Church of Christ, sa kay Bacnutan Family, and also kay Ma'am Vivian Kawaling, ang principal po ng ETCS 3 dyan po sa Bacolod. At saka po sa lahat na mga kapatiran namin sa CIC or yung Christians International Connection, sa CIC. All over the world po ito, lalo na sa mga Tihano Family, Bureros, Mabulay Family, kay Sister Marlene, at kay Tita Amparo Nippers. At sa lahat po na nandyan sa ating CIC, kay Pastor Haruda, magandang umaga po sa inyo. Now, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, relationship status. Kapag basahin po natin ang first two chapters of the book of Genesis, the book of beginnings, Sister Ruth and Brother Andrew, we learn things about creation and also about ourselves na napakahalaga kung gusto po natin maging tama ang ating understanding of the rest of the Bible. Napakaraming mga truth claims at command sa Biblia na maging makahulugan lamang kapag meron tayong tamang pag-intindi or proper understanding of God's work and His plan for creation as it's laid out in the book of Genesis chapter 1 and chapter 2. So this is especially true kapag bigyan natin ng pansin ang relationship status between men and women at ang distinctions of our roles in the institution of marriage. So kapag maintindihan natin ng tama ang creation of the first man and the first woman, merong at least four things na matutunan natin that significantly inform later teachings on these relationships at saka tungkol po sa institution of marriage, Sister Leia and Sister Marlene. Men and women are created, ito po ang una, ayon po dyan sa Genesis 1 and 2. Men and women are created equal in standing and position before God at sa kakayahan nitong magbigay ng glory o kaluwalhatian sa ating Panginoon. Secondly, men and women are created with distinct roles and responsibilities, especially as they relate to one another, Genesis 2 verses 18 to 25, kanina Genesis 1, 26 to 27. Another, ayon dyan sa Genesis, marriage is God's plan created by His design, Genesis 2, 24 to 25, at saka sa Matthew 19, 4 to 6. Now, ang atulad ng lahat-lahat na mga bagay sa creation, ang relationship between men and women and the harmony of marriage ay sinira po ito. It was distorted, Brother Andrew and Brother Armand Bureros, by the entrance of sin into the world.
Brother Drexel Develos. Dito po sa Colossians chapter 3, Sir Romel Paredes, tinutulungan po ni Apostle Pablo ang mga Christians na maintindihan what it looks like to live as those who are in Christ. At ang parte ng pamumuhay kay Kristo o bilang mga Kristiyano ay is learning how to live in the different institutions at relationships that He created in the way that He intends. Yan po. So at ang unang relationship status that Paul wants us to consider, si Brother Ruel Huyuhoy, is the relationship between husbands and wives. Pastor Haruda and your wife, no? Kaya nga, sabi niya, Nay, totoo ba, Nay? Sabi ng bata, totoo ba, Nay, na yung nanay ang bumbilya ng tahanan? Sabi ng anak, totoo po, anak. Totoo yan, na ako ang bumbilya ng tahanan. Eh, paano, Nay, si tatay? Yung tatay mo, tagapundi ng bumbilya. Parang ganun, medyo malabo siguro ang relationship nila. Nay, totoo ba na first love never dies? Ay, nako anak, naniniwala po ako na first love never dies. Sa katunayan nga, yung tatay mo, first love ko yan, hanggang ngayon, hindi pa namatay. So, let us remember, Brother Armand Burilos and Sister Ruth, that behind the success of a man is a woman, Brother Andrew Dehano. Behind the success of a man is a woman, but behind the failure of a man is another woman. Kaya nga sabi nila, ang asawa ay future. Ang asawa for future. Pero yung kabit for maintenance. Iwan ko kung totoo yan. Sa kaya nga sabi ng mga legal wives, aanhin mo man ang bahay na bato kung kabit ka lang naman na itinera rito. Yan, mga ganon. So, balikan natin. Kapag balikan po natin ang Colossians chapter 3, verses 18 to 19, mga kapatid kong minamahal, na isinulat po ito ni Apostle Pablo, ang malinaw po rito sa passage na ito as we consider the role of husband and wives is that they were created by God to complement, to help each other, no? To complement one another. So, kapag ang husband is fulfilling his role and responsibilities in the way God intended, the call of the wife becomes more natural and easier to fulfill. Ganon din po katotoo ang sa misis. Habang ang mga misis will fulfill their calling rightly and calling ng kanilang mga mister is more natural and easier to fulfill. Kaya nga, dalawang verses lang ito sa Colossians, Sister Ruth and Brother Andrew Dehano, makikita po natin. So ano ba ang calling ng mga misis? Well, ang calling ng misis sa verse 18 is humble submission to their husbands ayon sa Colossians 3 verse 18. Ano ba itong humble submission? Pag na-mention lamang natin yung word na submission, Brother Drexel, Sister Vicky, sa ating culture ngayon, Brother Neil Sadia, ay maraming tao ang umaalma kaagad. And even in churches, yung word na submission, but the fact that it is often accompanied by negative connotation should not surprise us. In fact, sa katunayan, nilinaw po ng Genesis chapter 3 verse 16 that one result of the fall of man, yung nagkasala ang tao, is that ang mga lalaki at mga babae will rebel against the God-designed order. So ano ba ang kahulugan ng submission? Ayon kay John Piper, submission is the divine calling of a wife to honor and affirm her husband's leadership and help carry it through according to her gifts. Yan po ang definition niya ng submission. So maraming pamilya ang nasira at hindi masaya dahil ang misis ayaw or hindi submissive. Ang turo po ng Biblia, kailangan ang mga misis submissive so that there will be harmony, there will be unity, and there will be oneness sa loob ng tahanan o bahay. So, non-submission to the authority of a man, tandaan po natin mga misis na nakikinig ngayon, non-submission to the authority of a man is an act of rebellion against God Himself because it is God who initiated and even instituted this command. So, ano-ano po ba ang signs and forms of non-submission? Halimbawa dito, Brother Andrew Dehano, itong outright disobedience. Pag sinabi mo kay Tita Ruth, sinabi ng lalaki na huwag kang umalis ng bahay at dali-dali naman itong babae o si Tita Ruth na nagmarcha palis, yan ang tinatawag na outright disobedience. So, another form of disobedience or non-submission, itong deception, di ba? Panglilin lang.
Sometimes magkakunchaba pa yung may conspiracy pa yung anak at ang misis. No, it's another form of non-submission. Sabihin ng nanay sa kanyang anak, anak, wag ka pag dumating si daddy mo, Andrew, wag mong sabihin na nagmadyong tayo o nagtungits tayo, ha? Or nag-shopping tayo. Sabihin mo na malansa ako. Sabihin mo na naglalaba ako. Bibigyan pa kita ng ice cream. May mga pag-anun pa ng mga corruption type, no? Diba? O, kapag tinanong kanini tatay mo, Andrew, na ganito, sabihin mo, wag mong sabihin na ganito, ganyan. Yan. Yan po ang non-submission. Diba? Another, there is what we call deception. So another yung tinatawag natin na delayed obedience. Sister Leia and Brad Arman. Ano yung delayed obedience? Ito po, susunod nga sa mister o susunod nga si Sister Leia kay Brother Arman pero after 10 years pa. Hindi agad-agad. After 10 years pa. So that's another form of non-submission. Ito yung obedience. Another na non-submission. Itong pinangtawag natin na obedience but with punishment. Anong ibig sabihin? Susunod nga pero nakasimangot o di kaya ayaw magluto or outside di kulambo si mister sa gabi. So mga kaibigan, mga kapatid, many women need to be submissive to their husband sa lahat na bagay na tama. 1 Corinthians 11:3, sabi ni Paul, but I want you to realize that the head of every man is a woman. And the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. At ayon po sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 23, wives, submit yourselves to your husbands as you do to the Lord. For verse 23, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, which is He is the Savior. Diba? Yan po, Sister George. So, mga misis, pasensya na po kayo, ha? Sister Leia, Sister Ruth, pasensya na po kayo. Bad news po ito sa inyo. Anong bad news? Wala po akong nakikita na babaeng hari. Sister Jolly, ha? Sister Jo, Sister Joy, Sister Teresa, meron na po ba kayong nakikitang hari na babae? Diba wala? Diba, Brother Drexel? Brother Andrew, Brother Arman, wala pa kayong babaeng nakita na hari. Pero ito ang nakakagulat. Kahit walang babaeng hari, napakaraming babae ang naghahari-harian. Ah, di ba? Yan, napakarami. So, huwag nating gayahin yan ang sanlibutan. Now, ano naman ang relationship status para sa mga husband? Well, ito po. The call for husband is selfless, sacrificial love for their wives that leads to servant leadership and care ayon sa Colossians 3:19. At ayon din sa Ephesians 5:25 to 28, mga mister, mahalin natin ang ating mga misis tulad ng pagmamahal natin sa ating sariling katawan. So, love your wives according to their needs. Halimbawa, Brother Andrew, pag paborito ni Tita Ruth ang hupya at nagbitbit ka ng napakaraming pandisal, baliwala yun. Dahil ang paborito ni Sister Ruth is hupya, hindi pandisal. So kahit magbitbit ka pa ng dalawang dump truck na pandisal, baliwala yun dahil ang paborito ni Sister Ruth, hupya. So love your wife according sa kanyang need, diba? Kaya mga lalaki, palaging ugaliin na magsabi ng I love you. You have to say, you have to text, you have to write, I love you as often as possible dahil we must love our wives. At according to Colossians 3:18, do not be harsh with them. No? Huwag tayo maging magaspang sa kanila. Paano tayo nagiging magaspang? O, ang ating mga misis, mabagal maglakad. Iniwan-iwanan mo. Nung nagkaka-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, hawak-hawak ka ng kamay. Ngayon, iniiwanan mo na lang. Ikaw nandun na sa parking lot, nakaupo na sa upuan. Yung misis mo, siya pa ang taga-tulak ng mga groceries o siya taga-bit-bit, diba? Yan. So, do not be harsh with your wife, no? At maging maayos tayo na gumamit ng CR. Napakaraming mga lalaki na ayaw ng misis, mga lalaking hindi marunong gumamit ng CR. Alam mo yung mga misis, ayaw nila yung pag nagwiwiwi tayo, yung toilet bowl, basang-basa. Alam naman po natin na yung mga babae, pag nagwiwiwi yan, nakaupo. Sino ba sa atin rito ang hindi alam na yung babae, pag nagwiwiwi, nakaupo? Oh,
So ayaw na ayaw, do not be harsh with our wives. Na marami pa akong sasabihin pero siguro enough na for today dahil alam ko naman ang mga audience natin ngayon, mga ano yan, mga matatalino at advanced mag-isip. Marami kayong alam. Sana sa araw na ito, tandaan po natin ang relationship status natin sa mga maasawa at saka sa mga Mr. and Mrs. Pero ang pinaka-the best na relationship na ating iisaayos ay yung relationship natin sa Panginoon. Kaya nga, bawat linggo tayo po ay nire-remind ng pag-ibig ng Diyos sa atin dahil sa kanyang relationship status sa atin na tayo po ay iniibig niya unconditionally. Kaya nga, itong communion ay magsiserve sa atin na pag-alaala sa kabutihan at love ng Panginoon sa atin. For I received from the Lord what I also passed on to you the night Jesus betrayed. He took bread when he had given thanks. He broke it and said, "Take it, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me." And after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, thank you that our relationship to you is permanent because you love us unconditionally. But Lord, specifically right now, we pray for all couples. No couples are perfect. The husband has his character flaws, weaknesses, and including the wives. Right now, Lord, whoever in this audience listening right now, I am praying for the relationship that in spite of the fact that we are all sinners in your sight, we have all our character weaknesses, Father in heaven, we ask for forgiveness and strength. And teach us to be more accepting, to be more loving, to be more forgiving, and also teach us to be humble, to admit our mistakes and say sorry to our partners. Lord, forgive us from being so stubborn many times. If there are some relationship, Lord, right now between husband and wife, the relationship status is complicated, I am praying that your Holy Spirit will anoint them to eradicate that complication in their relationship status. May we are going to apply the principles from Colossians 3:18-19. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.